Happy birthday sa Nanay Lina ko, Nanay Angelina Salonga Tolentino. Happy birthday. 76 years old na siya today. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay. Okay, ang topic ko ngayon, ang daming nagkalat nito ah. Pinadadala itong letter na to sa mga ino-audit ng BIR sa probinsya. Lalong-lalo na sa mga kooperatiba o yung mga credit cooperative. Okay. Pag kayo pong mga credit cooperatives ay nakatanggap ng ganitong letter, ganito po ang dapat ninyong isipin. Yung hong borrowers nyo ay ino-audit ng BIR. Hindi pupunta sa inyo ang BIR dahil yung nakasulat kasi do not be afraid to give us your records because we will only use it for taxation purposes only and we will not violate the Data Privacy Act of 2012. Sampalin mo pag ganun ang sinabi. Pag sinampal mo, sampalin mo sa ulo. Lalo na pag kalbong katulad ko, sampalin mo sa ulo. Pok! Batukan mo, sampalin mo sa kanan, sampalin mo sa kaliwa, sampalin mo pataas. Niloloko ka. Siyempre, pag humingi ka ng data, taga BIR ka, humingi ka ng data sa isang kooperatiba, hindi mo gagamitin yung pampunas ng puwet mo. Diba? Gagamitin mo yan para for taxation purposes. At hindi totoo na ire-respect yung data privacy. Hindi totoo yun. Kasi pag nakuha nila yung data sa iyo, ibibigay yan sa DOJ. Pag nakatanggap ka ng ganyang access letter, kawawa yung borrower mo, ikaw cooperatives. Kasi kakasuhan ng tax evasion yan. Kumukuha yan ng documentation. Oo, kumukuha ng documentation yan. Ikaw naman, maawa ka sa borrower mo. Marapit na yung tax amnesty. Pabayaan mo siyang mag-tax amnesty para malinis niya yung kanyang mali sa taxation. Kung walang tax amnesty, hindi ka pa rin dapat magbigay. Kasi protektado yan ng yung mga records mo. Specifically, magkano yung loan na binayad sa, iniloan sa'yo, magkano yung amortization na binabayad sa'yo on a monthly basis. Kasi malalaman sa amortization, ha? Yung magkano ang kinikita ng mag-asawa o nung taxpayer na umutang sa'yo. Okay? Siyempre, pag kwenenta yun, ang minuhulog sa'yo, sabihin na natin, is 1 million a month. O di sa, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, mayroon siyang 12 million na kayang ibayad sa'yo. Ang gagawin ng BIR, o eto ha, 12 million binabayad mo kay kooperatiba. O tingnan mo yung tax return, doon niya ikukumpara sa tax return, sa value-added tax return, at saka sa income tax return. O sa income tax return mo, nireport mo lang 3 million. O sa value-added tax return mo, nireport mo lang 4 million. O nasaan yung 8 million, hindi mo nireport? Tax evader ka kagad. Ganon po ang nangyayari. So mga kooperatiba, ano ho yung dapat ninyong gawin? Simple lang, sir. Wala ho sa batas na pwede kayong mag-divulge ng information sa BIR. Kasi private entity ho kayo. Lalong-lalo na nakasulat sa train law, ang binigyan lang ng power ay si BIR Commissioner na kumuha ng ebidensya sa mga government offices. Ulitin ko, ang binigyan ng power under the train law ay si BIR Commissioner to get evidences from the government offices or instrumentalities. Hindi po binigyan ng kapangyarihan ng batas ng tax code si BIR Commissioner at si RDO at si RDO, Revenue District Officer, o kaya yung Regional Director, na kumuha ng data sa mga kooperatiba. Yan, tandaan yan. Lalo-lalo na itong letter na ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito ho yung sample eh. Ang pumirma is Revenue District Officer. Sampalin nyo! Kasi ho, nagbabiolate siya ng batas. Pwede ho nating kasuhan yung Revenue Officer na yan. Kasi bawal ho siyang pumirma niyan. Okay? At bawal siyang manghingi
sa mga private offices katulad ng kooperatiba. So, ikaw na taxpayer ka, kapag meron kang ganyan o kooperatiba ka, lumapit ka ho sa akin. Lumapit kayo sa akin. Ako ho ang bahalang magparusa sa mga taong yan. Bigyan nyo lang ako ng board resolution ninyo, mga kooperatiba. Ididimand ako ho yan sa ombudsman para ho sa inyo. Bigyan nyo ako ng consent, okay? Kasi hindi ko pwedeng gawin yun pag wala ho kayong consent. Ako hong gagawa. Ang babayaran lang ho ninyo yung, of course, yung notaryo, yung papel na ginamit, yung ink na ginamit ko, at saka yung mailing, nagmi-mail ho yan. Siguro hindi pa lalagpas ng 1,000 pesos ho yan. Of course, bibigyan nyo ako ng mga ebidensya, okay? Para ho magamit ko. So, yun lang po mga kasama. Itong offer ko hanggang December 31 lang, ah, 2018. Okay, kita-kita tayo. Kita-kita tayo. Kita-kita tayo.